ilalang. Tanay inakuniyat, hinirang gawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo po sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelek, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan
mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at tinuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nakaapo na lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral.
Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawid sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Sabi ay long weekend ngayon, no? Friday hanggang Monday. Para sa ilan, pero mukhang ang wala namang long weekend ay ang mga nanay, ang mga magulang, lalo na yung mga housewife. Dahil wala yata kayong day off kung minsan. No? Yung mga nangangalaga sa kanilang pamilya, kung minsan walang day off. No? Pero mga kapatid, alam mo, speaking of pamilya, sa pamilya natin, naalala ko nung bata kami, meron kami sinasabi na toka-toka. Alam niyo yung toka-toka, no? Kami magkakapatid, toka-toka. Pag ako ang naglaba, kuya ko ang magsasampay. Kapag si ate ang nagluto, ako ang maghuhugas. So toka-toka, bawat bata may trabaho. At kung minsan, yun din ang ating ipinapasa, tinuturo. Yung ating trabaho, yung ating karera, yung ating profesyon. Sa pamilya ko minsan, yun din ang pinapasa-pasa. Hindi mo lang tinuturuan yung anak mo, hindi mo lang tinuturuan yung bata kung paano maghugas ng pinggan, magbunot ng sahig. Wala na yata nang bubunot ng sahig ngayon, ano? Parang puro semento na. Eh, nung bata ho kami, meron pa nagpo-floor wax. Pag kuya ko nag-floor wax, ako magbubunot. Wala na yata. Pero kung minsan, hindi lang yung gusto mong ipasa. Ang pinapasa rin natin sa kanila ay yung ating karir. Kaya sa isang pamilya, puro dentista. Kaya sa isang pamilya, puro engineer. Kaya sa isang pamilya, puro teacher. Una, sayang yung uniform, saka yung mga libro para maipasa mo rin, magamit din nila. Kasi ang gusto mo, tularan ka rin. Gayahin ka rin. May isa akong kaibigan, lungkot na lungkot siya. Napakalago ng kanilang negosyo. Napakalaki ng kinikita niya sa negosyo. Napakaganda ng kanilang negosyo. Anong kinalulungkot niya? Ayaw ng anak niya na siya ang susunod sa magulang niya. Hindi niya trip yung trabaho ng magulang niya. Gusto natin ginagaya rin tayo. Pero magandang paalala ng ating Panginoon, ang ebanghelyo natin ngayon, sa buhay, hindi pwedeng gaya-gaya lang tayo. Sinasabi sa atin, gayahin mo yung kuya mo, gayahin mo yung pinsan mo, tularan mo yung tito mo, hindi pwedeng laging ganon. Tayo ang gumagawa ng sariling kwento ng buhay natin sa mundong ito. Hindi pwedeng bahagi ka lang ng kwento. Meron kang sariling kwento sa mundo.
You do not just step on the footsteps of other. You make your own footsteps. Kaya nga ang paalala ni Kristo, mag-iingat tayo sa mga ginagaya natin, katulad ng mga eskriba at pareseyo. Itong mga eskriba at pareseyo, may alam talaga sila. Alam nila ang utos ng Diyos. Alam nila ang tinuturo ng kasulatan. Kaya ano ang sabi ni Kristo sa mga tao at sa kanyang mga alagad? Makinig kayo. Pakinggan ninyo. Sundin ninyo yung tinuturo nila kasi totoo ang tinuturo nila. Ganon din tayo. Sadyang may mga tao naman na may alam sa buhay. Pakinggan natin, igalang natin ang kanilang pinag-aralan. Irespeto natin ang kanilang profesyon. Igalang natin ang kanilang pwesto. Pero sabi ng Panginoon, tignan mong mabuti ang ginagaya mo sa kanila. Hindi porket matalino, gagawin mo ang ginagaya mo kahit mali naman. Hindi porket sila ang nasa posisyon, gagawin mo ang ginagaya mo sa kanila. Mag-isip-isip ka. Binigyan ka ng Diyos hindi lang ng kalayaan, kundi karunungan. At kapag natatakot ka at nalilito ka, kung gagawin mo ang pinapagaya nila sa'yo, daanin mo sa isang matinding pagdarasal. Dahil sa pagdarasal, hinding-hindi ka magkakamali. Dahil sa pagdarasal, ang Diyos ang magtuturo sa iyo. Ang gandang halimbawa ng buhay ni Ruth, kahapon narinig natin ang kwento ni Ruth at ng kanyang biyanan na si Naomi. Nung pong namatay ang mga anak ni Naoming dalawang lalaki, yung kanyang mga daughter-in-law ay sinabihan niyang, umuwi na kayo sa bahay ninyo. Ako nang bahala sa sarili ko. Yung isang daughter-in-law niya, umuwi na. Pero anong sabi ni Ruth? Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. At ngayon, nagbunga ang pananatili ni Ruth sa kanyang biyanan. Mga kapatid, sa pagpatuloy ng ating misa, huwag kang matakot kung may dapat kang gayahin. Huwag kang matakot kung may dapat kang tularan. Siguraduhin mo lang, tama at mabuti ang ginagaya mo. Gumaya ka hindi lang para sa ikasisikat mo. Hindi lang para sa ikayayaman mo. Hindi lang para sa ikalalamang mo. Gumaya ka, tumulad ka, dahil alam mo, ito ang totoo, ito ang tama, ito ang mabuti. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayroon tayong isang ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ang ating pong itutugon, basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matyaga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang na sa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga matatanda,
nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pagaanin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang ating mga mahal na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal din natin. Isama natin sa ating mga dasal ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, karahasan sa ating bansa, ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo, ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ama naming mapagmahal, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yaong mga hindi pa nakaririnig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo po ang aming mga kahilingan sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumaya ng mabuti at magpagaya sa mabuti. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, aking tanging
sama, ilayo mo ako. Ang subong mong umiibig sa'yo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang ni si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit. Pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw nag-aalay ng aming panalangin pasasalamat para sa inyong lahat na walang sawang nagbibigay din ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Iyong pong mga pinansyal na tulong ay sa ating parish finance office lamang po. Yung mga nagpapadala rin ng online na pinansyal na tulong doon po sa ating opisina. At para po sa mga in-kind donations, kagaya po ng bigas, delata noodles, kape, sabon at malinis na tubig doon po sa ating Benedict Building kung saan nandun ang ating social service at relief office. Kahit po wala tayong bagyong at kalamidad, tayo po ay patuloy na nagpapaabot ng ating tulong. Kasama namin kayo kahit hindi kayo nakakapunta. Bahagi kayo ng mga programa at gawaing ito. Salamat at ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati